ang pagpapalawig ng enhanced community quarantine dito po sa ating lalawigan hanggang Mayo 15. At sa pagkakataon pong ito ay ating mapapakinggan ang opisyal na pahayag ng atin pong gobernador o ng atin pong ama ng lalawigan, si Governor Presbytero Velasco Jr. Mga kababayan, magandang hapon po sa inyo. Pakinggan po natin ang pahayag ng ating pong ama ng lalawigan, Governor Presbytero Velasco Jr. At ako po ay gustong mag-ulat. Kanina pong umaga ay nagkaroon po ng meeting ang mga anim na municipal mayors ng Marinduque kasama po si Vice Governor John Bacoro at ang mga kasapi po ng Sanggunian Panlalawigan at nandun din po ang mga representante ng mga iba't ibang national agencies. At aming pong tinalakay itong implementasyon ng General Community Quarantine na dapat po ay magsimula bukas, Mayo 1 hanggang Mayo 15. At napag-usapan po ang advantages and disadvantages po ng GCQ at ikinukumpara sa ECQ. At doon po sa guidelines ay napag-usapan po na practically naman po ay halos ECQ rin ito. Ang nangyari lang nga po ay nadagdagan po yung mga establishmento na pwedeng mag-open. At sa ganitong sitwasyon po naman, mga kababayan, ay ang pwede pong lumabas sa bahay ay yung mga nagtatrabaho po doon sa mga establishmento na yon. So, alam din po natin, mga kababayan, na sa General Community Quarantine ay yung pong mga below 21 po at 60 and above ay hindi po pwedeng lumabas pa rin sa kanya-kanyang tirahan. Quarantine ay yung pong mga below 21 po at 60 and above ay hindi po pwedeng lumabas pa rin sa kanya-kanyang tirahan. At yung pong may edad na 22 hanggang 59 naman po ay kung merong tinatawag nilang comorbidity o may nararamdaman pong mga sintomas ay hindi rin po pwedeng lumabas yung mga tao na yon. So makikita po natin at yan po ay nakita sa aming diskusyon kaninang umaga po hanggang hapon ay ang talaga pong pwedeng lumabas lang ay yung poong mga tao na authorized na bumili ng basic necessities at yung poong mga workers na yon, mga establishmento na kasama po doon sa categories 1, 2, and 3. Yun naman po ay karamihan po ay mga importante at mga essential po mga establishmento. So kung titignan po natin mabuti itong sitwasyon, ay yun lang pong mga tao na yon ang pwedeng nasa labas. At karamihan man po ay big majority ng ating mga kababayan ay hindi rin po pwedeng lumabas. Itong mga municipal governments na maglabas ng mga ordinansya daan sa curfew ng ating mga kababayan. So nakikita po namin na halos hindi naman po nag-iba ang ECQ at GCQ. Yun nga lang ay nadagdagan lang po yung mga establishmento na pwede na pong buksan at makapagtrabaho yung mga trabahador nila.
Yun naman pong mga trabador na yan ay kailangan pong mapailalim sa examination po ng employer. Ang sila po ay kailangan meron ding company ID. At ang pinag-uusapan po dyan ay kung sakaling GCQ ay kukuha rin sila ng travel pass ano po, sa munisipyo. At yan naman pong mga empleyado niya ng GCQ ay kailangan pong i-thermal scan at i-examining mabuti kung may simptomas po. At pag ganun po at kung may fever o may simptomas, ay hindi na rin po pagtatrabahuhin. So, ganun po ang nabubuong mga proseso kung GCQ na po. So, importante ng mga babayan ay ang talagang pwedeng lumabas lang talaga ay yung po mga trabahador na yon, empleyado, at yung mga authorized po na tao na pwedeng bumili ng basic necessities. Yung mga trabahador na yon, empleyado, at yung mga authorized po na tao na pwedeng bumili ng basic necessities. Yung mga trabahador na yon, empleyado, at yung mga authorized po na tao na pwedeng bumili ng basic necessities. Yung mga trabahador na yon, empleyado, at yung mga authorized po na tao na kailangan pong kumuha ng authorization yung tao na yun sa pamilya o sa household na siya po yung tigabili. So in short po, a big majority po ng mga ating Marindokenyos ay hindi pa rin po talaga pwedeng lumabas kahit GCQ. At may kaso pa rin naman ho, although mas limitado po ang oras ngayon. Pero ang mga importante pong regulasyon doon ay prohibited pa rin po yung karamihan sa ating mga kababayan na lumabas ng bahay. Ngayon po, ang isa pang kaibahan ay yung public transport daw, yung mga tricycle, ay pwede na po sanang bigyan ng luwag at pwede na mag-operate under sa GCQ. Eh, pero po yung operation po nilang ganyan ay subject po sa mga regulasyon din ng mga municipal governments. So, practically ay limitado rin po yung mga tricycle na makakapagbiyahe. Pakalala mo po ay yung kanilang pagsisingil po ay kontrolado po yung mga rates na finix ng municipal government. So hindi rin po sila pwedeng maningil masyado ng mataas, wala pong overcharging. At yung pong social distancing at wearing of mask ay mapapatupad po yun kung sakali pong inalaw po sila sa magpasada na po. Pero yung pasada po nila, hindi po lahat daw ay pwedeng pumasada. Ano po? So halos limitado rin po ang public transport na nung katulad po ng under sa ECQ ay inaalaw po ng mga mayor yung mga ilang tricycle ay siya magpapasada sa bawat barangay. So parang halos pareho rin po ang GCQ at ECQ. So napag-usapan nga po yung mga danger, ano po, yung mga risks na mapapaloob sa ating o mararanasan sa ating lalawigan kung sakali po mag-GCQ. Alanganin po ang ating mga municipal governments na bigla na lang mag-GCQ dahil po yung ating PUMs po or persons under monitoring or yun po yung galing po yung karamihan sa Metro Manila ay hindi pa po napapailalim sa rapid antibody test. Yun po ang gusto nating gawin para po at least magbigyan natin sila ng test malaman kung sila po ay positive o hindi. At yung positive nga po kung sakaling meron at ay feeling po namin ay maramang ay meron po, ano po, ay i-isolate po kaagad at i-swab ng PCR test for confirmation at ay ka-quarantine po doon sa community quarantine isolation area. So makikita niyo po mga kababayan na meron pa pong takot na malaki ang ating mga municipal governments at pati po ang inyong governor ay may takot din po. Kasi po ay ngayong araw pa lang ang sinasabi po ay dami na pong tao sa kalsada. Akala po yata sa GCQ ay open na pong lumabas ng bahay at gawin ang gustong gawin eh hindi po totoo yun. Dahil limitado pa rin po makakagalaw sa labas ng bahay. Ano po? At yun na nga po mga kababayan,
ay marami pa po tayong prosesong gagawin para maklit po tayo sa COVID-19. Ito pong GCQ naman ay isang magandang hakbang punta na rin sa lifting ng ECQ or community quarantine. Pero naisip po na baka kung luluwagan naman ganyan sa ilalim ng GCQ ay lalo pong sumama. Kaya po makikita nyo na tinuloy na muna yung ECQ habang pong inaayos pa natin itong ating mga steps or measures para po more or less ay meron tayong assurance sa ating pag-iisip na halos wala na talagang infected ng COVID-19. So yun po ang nabuong pasya at ang nakikita ko naman po ay ito po ay para sa ating lahat. Mga babayan, huwag po naman nating mamasamain na minarapat ng ating mga municipal governments at national government na malagay muna sa ECQ. At sinakalang-alang po nila lahat, pati ng inyong governor, ang kabutihan nating lahat. Ayaw po natin kasing nag-lift tayo o niluwagan natin ang mga restrictions. Pero sa tapos so ay biglang dumami yung positive at hindi ho natin makontrol, ay lalo ho sakit ng ulo natin at baka lalo po tayo matagalan na ma-leave yung community quarantine. So konting tiis pa po mga kababayan, talaga pong nakakatakot mga kababayan kung bigla na lang sumulpot ng pagkaramaraming infected na persons ng COVID-19, eh talaga pong mahihirapan ang ating provincial government at municipal governments at barangay governments. Alam niyo po doon sa Hokkaido, nangyari na po yan, eh akala po nila ay okay na ano po Hokkaido, Japan. 3 weeks after nung nilift po nila yung community quarantine, ay bumalik po ay yung infection. Naku po, ang dami, libo-libo na po ang infected sa Hokkaido, Japan. So talaga pong hindi po dapat na magbaliwala, mag-isip na madali lang itong ginagawa. Ito po talagang doble ingat na bago tayo mabalik sa normal na sitwasyon, ay medyo nakita na po natin na nakapag-implement po tayo ng mga test at nasisiguro natin na halos wala na talaga na infected na persons. Ano po? Nangyari din po yan sa Philadelphia noong 1918, mga kababayan, yung Spanish flu. Ay akala po nila okay na yung lugar nila. And nag-street dancing noon, nag-celebrate. Mga 200,000 po ang umaten doon sa grand celebration na yun. At talagang tuwan-tuwa sila. Akala nila tapos na yung Spanish flu. Eh, pagkatapos po ng affair na yon ay nako, 4,500 po kaagad ang tinamaan ng flu at marami pong namatay, libo-libo. So ganun po, pinaliwanag ko pong mabuti. Huwag niyo pong mamasamain kung bakit i-extend ng ECQ. Isipin niyo na lang na ito ay kabutihan nating lahat. At gusto lang po natin makasiguro na talagang patungo na tayo sa total lifting. Yun naman po ang gusto natin, konting panahon lang po yan mga kababayan. At kung talagang medyo sigurado na po tayo, ay talaga namang hihilingin natin na tayo ay lifted na po ang community quarantine. Pero ganun pa man mga kababayan, hindi pa rin po talaga tayo kung pwede mag-relax. Kasi po ay tingin ko po ipatuloy pa rin yung travel ban. Kahit po mag-leave yung ECQ, ano po, bakit po? Yung ibang lugar po ay meron pa rin pong mga infected na persons at marami po ang gustong pumasok sa Marinduque, eh baka makontaminate na naman po tayo. Marami na naman infection, ano po? At saka yung bagong way of life, yung new normal, mga kababayan, ito na po ang talagang galaw sa ating community. Talaga pong iba na po ang buhay, regulated na po ang buhay, mga kababayan. Kaya pasensya na po at hinihingi namin ang inyong pangunawa. Kailangan po talagang ituloy yung ECQ para po natin masiguro na halos wala ng infected person bago po natin i-leave yung community quarantine. So ganun po, ulitin ko mga kababayan, yung ating GCQ ay tinabi muna natin
At yung ECQ po ay itutuloy muna natin hanggang Mayo 15 para po makapag-conduct tayo ng mga rapid antibody tests at makapag-lagay po tayo ng mga measures para po makasiguro tayo na safe na tayo sa COVID-19. So maraming salamat po at mag-ingat po tayo diyan sa napaka-deadly po na virus. Salamat po. Gov, makikibalita na rin po kami doon sa pinakahuling update po natin, development po doon sa atin po namang dalawang kababayan na nagpositibo sa COVID-19. Well, ang ginawa po dyan ay nasa Marinduque Provincial Hospital na po yung dalawang nag-positive. At yan naman po ay noong April 14 pa po yan na swab. Ay, medyo ang tingin po naman ay gumaganda na naman po yan. Actually, hanggang April 28 lang po ang quarantine yan. Eh, pero sa swab po ulit yan para malaman natin kung talagang effective na po yung medical treatment. At dalawa po yung medical swab din, ano po, yung PCR test na gagawin. So far po ay in-isolate muna sila doon sa isang parte ng Marinduque Provincial Hospital. Maraming salamat po, Gov. Gov, meron din po kayong nabanggit doon po sa isa sa mga panayam sa Radyo Pilipinas na yung isa po nating kababayan ay nagpositibo naman po doon sa tinatawag na antibody rapid testing. Tama po ba yung pagkakaunawa namin, Gov? Oo, yun na nga yung PUI na nag-positive later on eh. So, mean to say, nag-positive sa rapid antibody test at tapos ay nakonfirma doon sa PCR test. So, yung ating pong rapid antibody test ay medyo maganda rin po ang gamit at naihiwalay po natin kaagad yung infected person. Kasi po, matagal pa rin ang PCR test eh. In the meantime po, kung mga 6 hanggang 10 araw ay hindi lumalabas yung resulta, eh di nakakalubilo po sila doon sa kasambahin nila sa bahay. Eh napakaganda po nung gamit ng rapid antibody test. Kaya po yung mga PUMs natin na mahigit 9,000 po ay isa-subject po dyan sa rapid antibody test. Ito pong darating na linggo. Opo. Gov, kunin ko na rin po yung pagkakataon dahil ang probinsya po ng Romblon, sila daw po ay bibili na ng pang-test. Dito po ba sa ating probinsya, napag-usapan po ba yan sa inyong ginawang pagpupulong kanina? Base po dun sa ating kasamahan po sa Romblon ay 5,000 units daw po ng rapid test ang bibiliin po ng probinsya ng Romblon. Kumusta po dito sa ating probinsya, dito po sa Marinduque, Governor? Tayo po ay nag-order na po ng 10,000 rapid antibody test kit dahil po kasi mahigit 9,000 po ang ating PUMs at ang ating provincial health office naman po ay magko-conduct ng random test no sa iba't ibang parte ng Marinduque. So magagamit po lahat 'yan at ang tingin nga po ng provincial health office ay baka mga ilangan pa ng ilang dami ng rapid antibody test kit. Kasi po mga kababayan, dahil po maingat din naman po ang ating paggalaw at masusi naman po ang ating pagsisiyas at kung meron pang infected person o wala, eh bawat barangay po ay susuyurin po natin eh. Lahat po ng mga tao sa isang barangay ay i-screenin at i-inspectionin at sa subject po doon sa thermal scan at sa pag-examine po ng ating mga BHRS at saka BHW po. So nakita niyo naman po ang gagawin ay talaga pong sinusuyod po yan. Hanggang ang clearing po ay barangay-barangay. Pag naklear isang barangay, susunod naman yung isang barangay and so on and so forth. So ganyan po ang ating ginagawa at yun naman pong rapid antibody test kit ay para po doon sa ating mga persons under monitoring. Opo. Ayan po, Gov, ay manggagaling po sa pondo po ng ating probinsya. Yung gagamitin po sa pagbili doon sa 10,000 kit. 1.5 month era na binigay ng government, opo, ng national government. Kasama po yun doon. Maraming salamat po, Gov, sa pagbibigay po ng
ng impormasyon at detalye ano sa ating mga kababayan dahil nalilito po sila na bagamat sa national daw po ay inannounce na nakabilang po nga niyang ating lalawigan dito po sa dito po sa general community quarantine, pero base po sa inyong konsultasyon na binigay o panukala po ng ating pong anim na mga punong bayan dito sa ating probinsya ay nirekomenda po na ibalik po ang ating lalawigan sa enhanced community quarantine. Para sa po sa kabatiran ng ating mga kababayan, may discretion din naman po ang ating pong punong lalawigan at alam po nila at batid po nila kung alin po ang tama at nararapat para sa ating pong probinsya. Opo, ganun nga po yun. At authorized naman po tayo dyan sa IATF Resolution Number 29. Nakalagay po doon na pwede pong extend naman yung enhanced community quarantine. Pwede po yun, opo. Opo, maraming salamat po, Gob. At sabi din po dun sa ilan sa ating mga kababayan o ng ilan sa ating mga kababayan ay ayos din lamang naman daw po na ibalik sa o panatilihin na enhanced community quarantine ng ating lalawigan sapagkat wala din naman daw pong pagkakaiba masyado doon sa general community quarantine. Oo nga po. At ang importante po ay maingat po tayo sa paggalaw natin dito sa laban sa COVID-19 at napakamatindi po itong virus na ito. At ayaw po naman natin na ang ating kababayan ay mamamatay dyan dahil sa virus na yan. Sa swerte po naman tayo na so far ay wala pa tayong namamatay dahil sa COVID-19. Ano po? At gusto natin ganun na mangyari, ayaw naman natin na may magiging masama na mangyayari sa ating mga kababayan. So, sana po bigyan niyo kami ng pangunawa. Ito po ay para sa kabutihan nating lahat at talaga pong pinag-aralan mabuti itong pagpapatuloy ng enhanced community quarantine. So, maraming salamat po at magtiwala po kayo sa ating mga provincial government, municipal government, and barangay governments. Talaga pong ito po ay para sa ating lahat. At ito po ang talagang matagal po at masusing pinag-usapan at para malaman kung anong tamang desisyon sa ating mahal na lalawigan. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo. At iyan po ang tinig ng atin pong gobernador, Presbytero Velasco Jr., kung saan po ay atin pong nakapanayam si Governor kani-kanina lamang. At basahin ko na rin lamang po yun pong Executive Order number 27 na inilabas po ng Provincial Government ng Office of the Governor kanina lamang pong hapon. Nakapaloob po dito whereas o ang nilalaman po nito extension of the enhanced community quarantine in the entire province of Marinduque. Whereas on April 28, 2020, the Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease, o IATF, issued a Resolution Number 29 placing certain cities and provinces, kabilang po dyan ang ating lalawigan, under the General Community Quarantine o GCQ. From their previous status, under Enhanced Community Quarantine o SCQ. Whereas despite the issuance of the aforesaid Resolution Number 29 and the mandate directing the concerned national government agencies to issue separate guidelines for the guidance of the local government units now placed under General Community Quarantine. Said national government agencies have yet to issue their respective guidelines. Whereas during the system of enhanced community quarantine, there has been numerous violations of the circulars and directives of the IATF and the different departments. After the announcement that Marinduque has been placed under GCQ, immediately there is a proliferation of residents rooming outside their homes while there is an innumerable number of motor vehicles, including tricycles, motorcycles, and private vehicles seen on the streets
ignoring the still prevailing enhanced community quarantine to the detriment of the people of Marinduque. Kung atin pong isasalin sa wikang Filipino o sa wikang Tagalog. Makalipas po na i-announce ng national government na ang Marinduque ngani po ay kabilang sa general community quarantine. Ayon po dito sa executive order na nilabas po ng ating mahal na gobernur, ay nakita daw po na ang ilan sa ating mga kalalawigan o ilan sa ating mga kabarangay ay nagapauli-uli na, nakamotor, nakatricycle. Bagamat ang atin pong lalawigan ay nasa enhanced community quarantine po. Marami pa rin po ang ating mga kababayan ang nagapasaway. Kaya naman kung kayo po o kung meron mang pong asisihin, siguro sa pagkaka-extend nitong enhanced community quarantine dito po sa ating probinsya, siguro ay ang ilan din po sa ating mga kababayan na mga pasaway. At atin pong ipagpatuloy ang nilalaman ng executive order. Whereas it is the best interest of the province of Marinduque and its constituents that it remain placed under enhanced community quarantine until all efforts are exerted to ensure that the province is completely rid of the COVID-19. Atin pumuling isalin ano po sa ating pangunawa na ang layunin lamang po ng ating provincial government na atin pong mahal na gobernador ay masiguro na ang atin po munang lalawigan ay handang-handa na bago nga ni po ilagay ang atin pong probinsya sa general community quarantine. Whereas the 6 municipality mayors of the province recommended the imposition of ECQ on their respective town in view of the fact that the person under monitoring or PUMs numbering more than 9,000 have not yet been subjected to rapid antibody test. And the general consensus is that the province is not yet cleared of COVID-19, thereby necessitating the continuous implementation of the ECQ until May 15, 2020. Ayon po dito, ng atin pong lalawigan ay nakapagtala ng 9,000 plus PUM o persons under monitoring. At nirekomenda nga ni po, actually hindi lamang po ang ating gobernador ang nagdesisyon nito, bagkos ito po ay consolidated decision coming from our key officials, particularly mula po sa ating mga punong bayan ng anim po ng bayan ng atin pong lalawigan. So nagkaisa po ang ating mga alkalde at iminungkahi nga ni po sa atin pong gobernador na extend nga ni po ang ECQ dito sa ating lalawigan. Sapagkat ayon din po sa panayam natin kay Governor kanina ay nasa 15 plus pa lamang po ang natitest out of 9,000 plus PUM. So napakaliit na porsyento lamang po yan. Yan po ang inakabahala ng atin pong gobernador. Kaya naman po ang atin pong lalawigan ay bibili, ayon pa rin po sa panayam natin kay Governor kanina, ng 10,000 rapid test upang masigurado nga ni po na bago po kita kumaroon dun po o isailalim sa general community quarantine, at least ay matest na po yung atin pong 9,000 plus na PUM. Atin pong ipagpatuloy, now therefore I, Presbytero Velasco Jr., Provincial Governor of Marinduque,
by virtue of the authority vested in me by law, do hereby order the extension of Enhanced Community Quarantine o ECQ and the entire province of Marinduque from May 1 to May 15 subject to the approval of the Regional Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease of Mimaropa. At yan po ang kabuuan ng Executive Order Number 27 na inilabas po ng ating butihing gobernador kaninang hapon. Na ang titulo nga ni po, Extension of the Enhanced Community Quarantine and the entire province of Marinduque. At ako po si Romeo Mataak Jr. mula po sa Philippine Information Agency, katuwang po ang Marinduque News Network sa paghahatid ng mga pinakahuling kaganapan, mga detalye patungkol naman po sa COVID-19 dito po sa ating mahal na lalawigan. At ang oras po sa Pilipinas at sa buong kapuluan, it's 21 minutes makalipas lamang po ang alas 9 ng gabi. At para po sa iba pang mga balita, Marinduque, mangyari lamang pong tumutok sa atin pong official Facebook account, ang Philippine Information Agency Marinduque, gayon din po ang Marinduque News Network. At live na live po kita ngayon sa atin pong mga telebisyon, Lucky 7 Channel 3, Bayan ng Buwak, Gasan at Mugpog. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon sa kani-kanilang mga telebisyon. At batiin na rin po natin yung atin pong mga kababayan na nanonood po ngayon dito sa ating live streaming. Si Tess Liag Felix Palacio ay nanonood. Magandang gabi po, kumusta po sa ating mga kababayan dyan sa Marinduque. Kaya po nating mapaglabanan ang COVID-19. Basta po tayo ay laging nasunod sa mga alituntunin. God save the Philippines. God save Marinduque. Stay safe everyone, watching all the way with love from Dubai. Si Vilma Paredes ay nanunood din. Joe Regalado Rioveros. Si Alvin Padilla ay nanonood din.